Tapos yung 30% doon, white gold daw ang tingin nila dito. Yung naman nakakakita ng blue and brown color, ina-assume ng brain nila na neutral yung lighting o yung normal na ilaw. Pag tiningnan mo siyang ganyan, pag minsan magtatalo kayo nung kasama mo kasi nakikita niya ibang kulay. Ito, may nakikita kong liwanag. Yan. Maliwanag masyado. Dito meron din. Dito mas maliwanag din. So, meron siyang matinding liwanag sa likod. Ewan ko kung nakikita niyo siya. Yung utak natin talaga nakakakita, hindi yung mata natin. Since yung mata natin parang... Yun, good morning guys. And ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa ating channel. And meron tayong ipapakita dito, no? Teka, anong kulay nitong baso ko, guys? Di ba? Ito ay purple. Okay, violet sa ibang tawag. Kulay purple. So, ito, may mga nakita tayo dito na naman sa internet na nag-trending na naman. Na naman, kasi... nakita yata namin ito is year 2015 ko yata ito nakita noon. And ngayon, nagde-trending na naman siya. Itong dress na nakikita nyo sa screen. And nagtatalo-talo sila dito kung ano talaga ang kulay nito. So, tanungin ko muna kayo. Kung sakaling, halimbawa, gusto nyo mag-comment tungkol sa dress na to, anong kulay nitong dress na to? Pwede nyo ilagay sa comment. Pero dito kasi sa ano, sa post na to, nakita natin na may sinabi yung poster si Camille C. Belmonte. So, sabi niya, Jesus name, tinanong ko yung aking anak na 7 years old and ano yan? Yung pinsan na 9 years old, trending lang, bakit yun? Parang may pagkabisaya siya. Creepy daw. Yun, basta yun yung sinabi niya Saglit. Sabi nung isa niyang anak, blue and brown. So, ganun yata sa Bisaya yung anti-og. So, sabi nung isa niyang anak, blue at brown. And yung isa naman, sky blue at black. Sa isa naman, yung nakita naman nung poster, ang sabi niya is gold and white. Okay, so magkakaiba sila ng tingin. Sa akin guys, pag akong tatanungin ninyo, ang kulay nito ay white and gold. Yun sa nakikita ko. Okay. Si Mami, anong tingin mo dito, Mami? White and gold. White and golden. So, bakit ganun? Okay, maraming ano dito, maraming nagko-comment. And matagal na naming nakita kung bakit ito nagkaka-problemas. I mean, di naman problema yan. Bakit iba-iba yung nakikitang kulay ng mga tao dito sa damit na ito? Sisimplehan lang natin. Babalikan ko yung ni-research ko noon, matagal na, 2015. Just in case na naalala ko pa, parang ganun. 2015 siya, nag-viral dati. Pero hindi ko alam kung nag-viral na ito dati pa. No, mas matagal pa. Pero ito, nasasabi natin na iba-iba yung sinasabi ng mga tao dito. May blue and brown, brown and white. Nakadepende sa tinatawag na retina ng mga mata natin, sabi ni Chip T. So dito, ewan ko, in-edit na nila to pag minsan pinapakailman na nila golden white sa iba. Ano yung sinasabi nilang colorblind? Hindi mo pwedeng sabihin colorblind kung may nakikita silang kulay. So, hindi pwedeng colorblind. So, marami yan kung babasahin natin. And pupunta na tayo dun sa part kung saan. Bakit nga ba iba-iba yung nakikita? Kung minsan, golden white, yung ibang tao, blue and brown, yung iba naman, blue and black. So dito, posibleng iba-iba yung color perception natin dito sa damit na to. So, pag tiningnan mo siyang ganyan, pag minsan magtatalo kayo nung kasama mo kasi nakikita niya ibang kulay. So, hindi mo pwedeng sabihin na colorblind siya kasi. Ang colorblind pala is yung iba yung kulay na nakikita mo kaysa dun sa kulay na nakikita nung isa mong kakilala. So, masasabi mo siyang colorblind. Pero hindi. Hindi natin masasabing ganun kasi ang colorblind, yung hindi talaga accurate yung nakikita niyang kulay. Ibig sabihin, yung green sa kanya iba talaga. Okay? Hindi katulad nung mga, halimbawa katulad yan, 10 katao, pag tiningnan nila yung green, green talaga yun sa sitwasyon na yun. Okay? So magkakasundo-sundo sila. Pero yung colorblind guys, ang tingin niya sa green, hindi talaga green. Okay?
So, ganun siya. Meron silang paliwanag tungkol sa color constancy. Okay? So, isa pang paliwanag nila, mamaya natin talakayan yung color constancy, maganda kasi yun. So, yung isang paliwanag nila dito, yung tungkol sa how the brain works, o paano gumagana yung utak natin pag tumitingin tayo sa isang bagay. So, parang niloloko tayo ng utak natin sa tuwing tumitingin tayo dito sa damit na to. Parang nagkakaroon ng something like color, basta may epekto sa brain natin yung nangyayari dito sa damit na to. Kasi pag minsan, niinisip natin, bakit ganun? Itong damit na ito lang ang nagtatalo-talo sila, samantalang yung damit ng iba na sa picture, di ba, na usually tumitingin tayo, ano ba, katulad nito, yung damit ko kulay red and white. So, pag tiningnan nyo to, sama-sama tayong magkakasundo, usually 99%, sasabihin nyo na ang suot ko ay red and white. Okay, unless colorblind yung tao na makakakita. Pero sa damit na to, maraming tao yung nagtatalo-talo kasi nga, dahil dun sa mga factors dito sa pagkakakuha ng larawan. So dito, ipinapasok nila yung tinatawag na color constancy. So ano ba yun? Ayan, nag-testing daw yung ano, nasa Conway University, ano ba yung Conway University? Conway, hindi naman university ito eh. Para mga, basta yun, mga nagre-research sila, no? Nang 104 na tao. So yung 1,000 yun, yung ano ko. 1,041 tao. Yung 313 doon, o yung 300 halos doon ay hindi pa nila nakita yung damit na to. Yung nasa harapan natin, yung nasa picture na yan. Pero yung na-survey nila, 57% doon, okay, ay ang alam nila is blue and black itong damit na to. Tapos yung 30% doon, white gold daw ang tingin nila dito. Tapos yung 11% doon ay blue and brown. So, tapos yung 2%, ito guys, pakinggan yung 2% ay mayroon pa silang ibang nakikita. Okay, so iba-iba, no? Mayroon mga reports daw na yung perception ng colors nila ay nagbabaliktad pagkatapos nilang matest ulit. Ibig sabihin, sa una, pwedeng ang tingin mo dito ay blue and black, pero sa kasunod na tinesting nila yung taong yun, ang makikita na nila guys ay blue and brown or ibang kulay. So yun. So yung sinasabi nila na yung papaano gumagawa ang utak natin dun sa illumination, yung pagbibigay ng liwanag, o paano nakikita ng utak natin yung liwanag na ginagamit dito sa garment. Kasi ako, pag tinignan ko itong damit na ito ngayon, may nakikita akong liwanag dito. Saglit, iyon natin yung brush guys. Ito, may nakikita akong liwanag. Yan, maliwanag masyado. Dito meron din. Dito mas maliwanag din. So meron siyang matinding liwanag sa likod. Ewan ko kung nakikita nyo siya. So, kaya siguro gold and black. Pero may sinasabi sila tungkol sa lighting. Yung sinasabi ng lighting is yung parang yung tinatawag ng color constancy. Ano nangyayari daw? Depende sa light. So, halimbawa nakita mo siya ng blue and black. Yan. So, ang naiisip na utak mo, ang nasa utak mo is yung ginamit dito sa damit na to ay artificial light. So, ibig sabihin yung parang mga lighting na ring light, ganun, yung may mga lighting na malakas na ginagamit ng mga photographer. Kaya ini-ignore o tinatanggal ng utak yung mas mahaba at saka mas pulang wavelengths sa kulay. Yung naman nakakakita ng blue and brown color, ina-assume ng brain nila na neutral yung lighting o yung normal na ilaw. Gaya ng mga ilaw natin sa bahay. And yung nakakakita naman ng gold color, white and gold, katulad ko, nakakakita ng white and gold color, ay iniisip ko na ito ay naiilawan ng araw o yung daylight.
Yung araw talaga, as in yung liwanag ng araw. Kaya dito, itinuro ko sa inyo, sa part na to, yung sa tagiliran niya, yung mga liwanag. Yan, yan, yan. Yan, tatlong yan. Ang iniisip ko kasi dyan, liwanag ng araw, yan, yun yung nasa utak ko. Kaya nakikita ko siguro ay white and gold. Pag sa ibang tao, siguro ang nasa utak nila ay ito ay artificial light o yung ilaw ng mga photographer. Pag naman halimbawa sa ibang tao na tingin nila ay blue and brown, natural light naman yung ginagamit o neutral. Ilaw siya pero hindi masyadong maliwanag. So doon nangyayari yung yung iba-iba yung perception ng kulay natin. Depende doon sa doon sa iniisip ng utak natin tungkol dito sa damit na ito at saka doon sa background ng ilaw. So parang doon pa lang, parang nakikita na natin na iba-iba talaga yung pagtingin natin sa mundo, sa mga kulay. Pag minsan nga, di ba, niniisip natin, no, pugi naman ng lalaking yun, o kaya maganda yung babaeng yun. Pero sa iba, hindi sila maganda talaga or hindi sila pugi sa tingin ng iba. Masarap yung pagkain na yun, sa panlasa naman, sa iba hindi yun masarap. Di ba? Doon nangyayari yung sinasabi natin na differences natin pagdating sa pag-iisip sa mga bagay-bagay, sa pagtingin sa mga bagay-bagay, at pagkalkula sa mga bagay sa paligid natin at saka mga nakikita natin. So dito sa damit na to, marami pa rin magtatalo dyan kung hindi nila alam yung tungkol doon sa mga research na to. Tungkol sa pag how the function brains pagtingin sa color perceptions din na how the brain functions depende yan sa nakikita ng utak natin, since yung utak natin talaga nakakakita, hindi yung mata natin. Since yung mata natin parang lente lang yan, parang lens lang siya na may mga nerves, at ang nagpa-process talaga yung utak kung ano yung mga nakikita natin through the eyes. So parang, di ba, parang salamin lang ito na tinatagusan siya ng liwanag, tapos nagre-reflect yung mga liwanag. Ipinaprocess yan piece by piece ng utak natin sa, I don't know, kung thousands of a second or millions of a second, yung napakaraming kulay. So yun guys, sana binabigyan ko kahit konting hints dito sa nangyayari sa trending na naman na damit na ito. No? Kaya pag nakita nyo yan ay blue and black, or blue and brown, or ibang kulay, or white and gold. So, huwag kayo ma-confuse. Dahil lang po yan dun sa pagpaprocess ng utak natin tungkol dun sa mga nakikita niyang liwanag sa na ginamit dito sa damit na to. Okay? So, yun. Wala na kayo masasabihin. Magandang araw muli sa inyo. And yun, ingat. Bye-bye.